Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Inspector Ko na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang napakatalinong babae na nagagawang patumbahin ang sinumang taong gagawa ng masama sa kanya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang isang batang babae. Ang mga magulang ng batang babae na ito ay matagal nang nasa isang nakakalaso na relasyon nang hindi na kinaya ng asawang lalaki ang mga reklamo ng kanyang asawa. Dinala niya siya sa gitna ng kagubatan habang ang batang babae ay mag-isa na nakaupo sa kotse. Biglang bumukas ang pinto, pinayagan siyang gumala sa kagubatan. Noong gabing iyon, kumalat ang balita na may isang mag-asawang natagpo ang patay sa kagubatan. Pinaniniwalaan na pinatay ng mister ang kanyang asawa bago kitilin ang sarili nitong buhay. Matapos mawala ang kanyang kapatid, dinala siya sa ospital. Ayaw din ang tiyahin ng dalaga na mawala ang kanyang pamangkin kaya hinanap niya ito sa tulong ng mga awtoridad. Sa kabila ng masusing paghahanap sa kagubatan, hindi mahanap ng pulisya ang batang babae. Hindi nawala ng pag-asa ang tiya at patuloy na hinanap ang kanyang pamangkin. Pagkaraan ng isang linggo, sa wakas ay nailigtas niya siya mula sa kagubatan sa tulong ng ilang lokal. Isang himala dahil isang linggong nabuhay mag-isa ang dalaga sa kagubatan. Higit pa rito, wala siyang sugat at hindi man lang na-dehydrate. Kasunod ng insidente, tumanggap ng psychiatric counseling ang dalaga. Nang malaman ng psychiatrist na sangkot ang dalaga sa sunog sa bahay ng kapitbahay, nabahala siya. Ayaw niyang baliwalain ang kakaibang ugali ng dalaga. Pero paliwanag ng tiyahin, aksidente lang ang nangyari dahil naglalaro ng lighter ang kanyang pamangkin. Nang tanungin tungkol sa kanyang kapitbahay, sinabi ng batang babae na siya ay isang masamang tao. Ang isang flashback ay nagpakita na ang parehong kapitbahay ay pumatay at kumain ng nawawalang alagang aso. Upang ipaghiganti ang kalungkutan ng may-ari ng alagang hayop, maaaring sinubukan ng batang babae na sunugin ang bahay ng kapitbahay. Sa panahon ng sesyon ng psychiatrist, itinuro ng batang babae ang bintana na binanggit na madilim. Hindi tulad ng iba, nakita niya ang isang itim na figura sa harap ng kanyang mga mata, ang parehong nilalang na nagbukas ng pinto ng kotse para sa kanya sa kagubatan. Lumipas ang ilang taon, at ang batang babae, na kilala ngayon bilang Lee Kyung, ay nag-aaral sa high school tulad ng ibang normal na teenager. Isang araw, natuklasan niya at ng kanyang mga kaibigan na may pumatay sa mga kuting na pinakakain nila sa paaralan. Nakakita rin si Lee Kyung ng isang lata ng tuna na may matamis na amoy na nagpapahiwatig na idinagdag dito ang antifreeze upang makapinsala sa mga kuting. Nadurog ang puso sa pagkamatay ng pusa, nagpasya si Lee Kyung at ang kanyang kaibigan na hanapin ang salarin. Nang tanungin ni Lee Kyung ang kanyang kaibigan kung ano ang gagawin niya sa salarin, sumagot ang kaibigan na papatayin niya ang taong responsable sa pagkitil sa buhay ng mga inosenteng kuting. Nang matuklasan na ang janitor ng paaralan ang may kasalanan, nilagyan ni Lee Kyung ng antifreeze ang kanyang bote ng gatas. Nang ubusin ng lalaki ang gatas at napansing lumalala ang kanyang kalagayan, sinubukan niyang lumabas ng kanyang silid. Ngunit si Lee Kyung ay pamuwesto sa pasilyo upang pigilan ang kanyang pagtakas. Kinabukasan, napag-alaman na nakaligtas ang janitor. Isinugod siya sa ospital kung saan nailigtas ang kanyang buhay. Ito ay lumabas na ang kanyang labis na pag-inom ng alak kahit papaano ay nakontra ang mga epekto ng antifreeze. Ipinagtapat ni Lee Kyung sa kanyang kaibigan na tinangka niyang patayin ang janitor. Ngunit ang kanyang kaibigan ay labis na natakot upang iulat ito sa mga awtoridad. Kaya lang, nakawala si Lee Kyung sa kanyang mga krimen. Sa paglipas ng mga taon, patuloy niyang pinarusahan ng masasamang tao sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanilang pagkamatay upang magmukhang aksidente. Sa kasalukuyan, nakarinig siya ng balita tungkol sa isang batang lalaki, si Q-Il, na nag-upload ng mga pribadong video ng kanyang mga girlfriend online. Siya ay pinalaya pagkatapos magbayad ng bayad. Nag-uudyok ng galit sa mga aktivistang karapatan ng kababaihan na naniniwala na ang parusa ay hindi sapat na mabigat kumpara sa patuloy na pagdurusa ng mga biktima. Upang ipaghiganti ang mga biktima, nagpasya si Lee Kyung na patayin siya. Isinakay niya siya sa paborito niyang kafe, kung saan humingi siya ng tulong sa kanyang kasabwat, si Gun UK, upang i-clone ang telepono ng salarin. Ngayon ay maa-access na ni Lee Kyung ang lahat ng mensaheng natatanggap ni Q-Il mula sa kanyang mga kaibigan. Mukhang hindi siya natuto sa kanyang mga nakaraang aksyon. Dahil nilalayo niya ngayon na maghanap ng higit pang mga target na maa-upload ng kanilang mga video. Nang gabing iyon, nagtatrabaho si Lee Kyung sa kanyang apartment upang gumawa ng pinaghalong kemikal. Inilapat niya ang huling produkto sa isang french fry at ipinakain ito sa isang mouse na gumuho at namatay.
Pagkatapos ay nagpapadala siya ng mensahe sa ilang partikular na individual na nagsasabi na turn na nila ngayon. Kakaiba, lahat sila ay nagtataglay ng mga keychain ng manika ng demonyo na nagmumungkahi ng koneksyon sa pagitan nila. Kinagabihan, nagpadala ng mensahe si Lee Kyung kay GYL. Nagpapanggap na isang tagahanga ng kanyang trabaho at hinihikayat siyang gumawa ng higit pang mga video. Kinabukasan, dumalo si GYUIL sa isang pagdiriwang sa kolehiyo at maingat na gumamit ng bote ng tubig na may nakatagong kamera na nakakabit sa mga babaeng nagpapalabas ng kanilang palda. Bukod pa rito, mayroon siyang isa pang hidden camera sa kanyang cup para sa kanyang aktwal na plano. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo siya sa isang food booth at humihingi ng libreng pagkain sa waitress pagkatapos nitong aksidenteng nabuhusan siya ng tubig. Si Lee Kyung ay may isa sa mga lalaki na naghahatid ng langis na inihanda niya sa mga food booth. Ang chef ay nagluluto ng fries sa mantika na yon. At inihain sila ng waitress kay GYUIL. Habang kumakain siya ng fries, isa pang kasabwat ni Lee Kyung ang nagbuhos ng dish soap sa isang tray na ginagamit sa paggawa ng mga bula ng sabon. Nang dumaan si GYUIL sa lugar, isang bula ang lumulutang sa kanyang harapan at pinasabog niya ito gamit ang kanyang kamay. Ang isang biglaang labanan ng water balloon ay nagtrap sa kanya sa kaguluhan at siya ay bumagsak sa lupa, nahihirapang huminga. Samantala, pinapanatili ni Lee Kyung na abala ang mga mag-aaral sa kolehiyo sa pamamagitan ng paglilipat ng kanilang atensyon sa isang pagkikita ng kanilang paboritong idol group. Sa kabilang banda, nilapitan siya ng isa sa mga biktima ng QIL na si Mie Ai at nakiusap na tanggalin niya ang kanyang video. Kapag hindi siya tumugon, sinasaksak niya ito ng maraming beses sa pagtatangkang alisin ang banta ng minsan at para sa lahat. Ang kanyang mga aksyon ay nakakaakit ng atensyon ng mga dumalo sa pagdiriwang na pagkatapos ay tumawag sa kanya ng mga pulis. Nagresulta sa kanyang pag-aresto, hindi nasisiyahan si Lee Kyung sa kinalabasan. Dahil ang kanyang kasabwat na si Gun UK ay nagtrabaho din bilang isang security guard sa parehong festival, nakakuha siya ng CCTV footage ng pagbagsak ni GYUIL at inibroadcast ito sa lahat ng mga billboard sa lungsod. Sa paghahatid ng mensahe na siya ang pumatay, napatunayan niyang inosente ang dalaga. Ang dating pulis at kasalukuyang inspector ng kumpanya ng seguro, si MS. Kook Young-hee, ay nanunood ng balita at napagtantong konektado ito sa isa sa mga kaso na kanyang ginagawa. Sa pag-repuzzle sa CCTV footage, nakilala niya ang isang taong naghatid ng langis sa food booth. Pagdating niya sa kanyang apartment, natuklasan niya ang parehong devil doll keychain na nakita niya sa kanyang case kamakailan. Nang tanungin tungkol sa kanyang presensya sa pagdiriwang, sinabi ng bata na siya ay inutusan lamang na maghatid ng langis at walang alam tungkol sa anumang bagay. Nang tumanggi siyang makipagtulungan, pilit na pinasok ni Kyung-hee ang kanyang apartment at kinuha ang devil keychain habang papalabas siya ng gusali kasama ang kanyang team. Kinukuha siya ng delivery guy ng mga litrato at ipinadala kay Lee Kyung. Nang makita ni Lee Kyung ang manggagawa ni Kyung-hee, si Santa, nagpasya si Lee Kyung na magsiyasat pa kung bakit nila siya tina-target. Ninakaw niya ang keycard ng kanyang tiyahin na nagtatrabaho sa parehong kumpanya ng seguro bilang Kyung-hee. Pagdating sa loob ng gusali, gamit ang ninakaw na keycard, nag-disguise siya bilang isang janitor at pumunta sa opisina ni Kyung-hee. Sa pagmamasid kung paano ganap na nakatuon ang koponan ni Kyung-hee sa paghahanap sa kanya, nakaramdam siya ng impressed. Sa halip na mag-alala tungkol sa mahuli, nakatagpo siya ng kasiyahan sa atensyon na natanggap ng kanyang trabaho. Habang nagtatanim siya ng bug sa opisina, pumasok ang kasamahan ni Kyung-hee, si Santa, para diligan ang kanyang mga halaman. Nang makita ang isang basurahan, dinala niya ito sa basement kung saan nakalagay ang basura ng gusali. Pagkatapos niyang umalis, lumabas si Lee Kyung mula sa basurahan at dinaanan si Santa habang umaalis sa lugar. Sa una, binabati siya ni Santa, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang kaaya-ayang amoy na nagmumula sa kanya. Naalala niya kung paano madalas na nagre-reklamo ang mga janitor tungkol sa mabahong amoy dahil sa palagiang pakikipag-ugnayan nila sa basurahan. Dahil sa kain na hinala kay Lee Kyung, walang tigil na sinusundan siya ni Santa hanggang sa tumalon siya mula sa bubong at mabali ang kanyang binti. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas sa kain ng boss. Kinaumagahan, bumalik si Santa sa opisina at ipinaalam sa team ang tungkol sa nanghihimasok. Matapos matuklasan ang bug, nakumbinsi ang team na bumisita nga ang pumatay sa kanilang opisina. Ipinaalam ni Santa na ang pumatay ay isang babae, binisita ni Kyung-hee si Lee Kyung, na pinaghihinalaan siya ang may kasalanan. Naalala ni Kyung-hee si Lee Kyung noong mga araw niya bilang isang pulis dahil siya ang tinawag noong nilaso ni Lee Kyung ang janitor. Habang nagtatanong sa mga estudyante, naramdaman ni Kyung-hee na may mali kay Lee Kyung. Lalo na nang paulit-ulit niyang tinanong siya tungkol sa mga paraan ng pagpatay.
Noon ibinunyag ni Kyung Hee na ikukubli niya ang mga pagpatay bilang mga aksidente para makaiwas sa paghuli. Dahil kulang si Kyung Hee ng sapat na ebidensya para patunayan ang pagkakasangkot ni Lee Kyung sa krimen, kinailangan niyang palayain siya. Ilang araw bago ang kamakailang pagpatay, nakatagpo muli ni Kyung Hee si Lee Kyung pagkatapos ng maraming taon dahil sa kanyang tiyahin na nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Naramdaman ni Kyung Hee na may mali, at nang malaman na ang modus operandi ng pumatay ay tumugma sa isang batang babae sa edad na 20, agad niyang pinaghinalaan si Lee Kyung dahil sa kakaibang ugali nito. Nang tanungin kung nasaan siya noong nakaraang gabi, sinabi ni Lee Kyung na nagsasanay siya sa kanyang paglalaro. Pagkaalis ni Kyung Hee, napagtanto ni Lee Kyung na kailangan niyang alisin ang inspector bago niya siya mahuli. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, humingi ng tulong si Lee Kyung sa isa pang estranghero na minsan niyang tinulungan at ngayon ay humihingi ng pabor bilang kapalit. Dahil ang babae ay nalink sa isa sa mga kamakailang kaso ni Kyung Hee, ipinalam niya kay Kyung Hee ang tungkol sa pagtanggap ng tawag mula sa pumatay. Dahil dito, si Kyung Hee at ang kanyang koponan ay nagtitipon sa lugar kung saan ang pumatay, si Lee Kyung, ay dapat makipagkita sa babae. Taliwas sa inaasahan, nabigo si Lee Kyung na lumitaw. Nagbuhos ng tubig ang babae sa pool. Pinaniniwalaan si Kyung Hee na nilalaso niya ito ayon sa bilin ng pumatay. Gayunpaman, habang si Kyung Hee ay abala sa pag-uutos sa mga bata na umalis sa pool, ang babae ay umiinom ng tubig, na isiniwalat na ito ay bahagi lamang ng plano at na ang pumatay ay hindi kailanman nilayo na saktan ang sinuman. Nalilito, si Kyung Hee ay nakatayong natataranta habang si Lee Kyung ay nanonood mula sa itaas na nasisiyahan sa eksena habang naghihintay sa kotse ang iba pang mga kasama ni Kyung Hee, sina JHWI at Jang Soo. Bigla nilang naramdaman na may nangyayari sa kanila. Tinangka nilang umalis sa sasakyan, ngunit nakita nilang nakalock ang mga pinto mula sa labas. Nag-iiba ang boses nila na parang nakalanghap ng helium gas at maya-maya lang, pareho silang nahimete. Napagtatanto na siya ay nalinlang, si Kyung Hee ay nagmamadaling bumalik sa iba pa niyang mga kasamahan, para lamang makita silang nawawala. Matapos magkamalay, natagpuan ni na Jayang Soo at Jae Wei ang kanilang mga sarili na nakatali sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy. Nagagawa nilang palayain ang kanilang mga sarili lamang upang matuklasan na sila ay nasa loob ng isang lalagyan na dahan-daang lumulubog sa tubig. At doon nga ay tinawagan nila siya para malaman nila kung anong sitwasyon nila pero hindi niya alam kung nasaan sila. At dahil sa nasabi nila na ang tubig ay maalat, dali-daling nagpunta ang dalawa sa may tabing dagat. Pero hindi pera nila mahanap ang container. Sa kabilang banda, patuloy na lumulubog dahilan para mapunta na sila sa mahirap na sitwasyon. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Kyung Hee na tuklasin ang mga kalapit na lugar kung saan ang sariwang tubig ay nahahalo sa tubig alat. Sa paghahanap sa mga mapa, nakakita siya ng kalapit na lawa na akma sa paglalarawan. Sumakay si na Kyung Hee at Santa sa isang bangka para hanapin ang kanilang mga kasamahan. Samantala, natagpuan ni na JHWI at Jang Soo ang kanilang mga sarili na nakalubog sa tubig sa loob ng lalagyan. Nagpupumilit silang buksan ang pinto ngunit sa wakas ay nagtagumpay. Inuna ni JHWI ang buhay ng kanyang kasamahan, tinutulungan si Jang Soo na makatakas muna. Naubos. Nawalan siya ng malay pagdating ni Kyung Hee. Buti na lang at nakatakas na sina Jae Hee, Wei, at Jang Soo sa lalagyan noon. Ilang oras ang nakalipas, habang nag-e-enjoy si Lee Kyung sa pakikipaglaro kay Kyung Hee, nilapitan siya ng kakaibang matandang lalaki na nag-abot sa kanya ng tissue packet na may nakasulat na Save the Birds. Sa pag-aakalang ang lalaki ay kaanib sa ilang organisasyon, itinago niya ang pakete. Di nagtagal, nilapitan siya ng dalawang pulis na kumikilos sa isang tip tungkol sa isang batang babae na nagdadala ng droga. Sa pag-inspeksyon sa pakete ng tissue, natuklasan nila ang isang sigarilyo na puno ng droga na humantong sa pag-aresto at pagkakakulong sa kanya sa himpilan ng pulisya. Ang matanda na pala ay kinuha ng kasabuhat ni Lee Kyung na si Gun UK na sawa na sa kanyang tahasang pakikipag-ugnayan sa larong pagpatay. Na naglalagay sa kanilang mga pagkakakilanlan sa panganib ng pagkakalantad. Sa kasalukuyang panahon, nakipag-usap si Chen Yi kay Jang Soo at alaman kung paano sila nawala ng malay ni Zee Hui dahil sa helium gas. Upang pag-aralan pa ang kaso, bumalik siya sa dalampasigan at nagtanong sa ilang lokal kung may nakita silang kain na hinala. Binanggit ng isang grupo ng matatandang lalaki ang pagkakita sa isang batang babae na lumabas mula sa banyo ng mga lalaki na naalala ang kuha ng CCTV ng isang lalaki na nag-aarkila ng quad bike upang maghatid ng isang kahon na gawa sa kahoy. Iniisip ni Kyung Hee na ang individual ay maaaring isang babae na nagpalit ng damit sa banyo ng mga lalaki kapag ipinakita niya sa mga matatandang lalaki ang larawan ni Lee Kyung.
Kinikilala nila siya bilang ang babae na lumabas sa banyo ng mga lalaki, ngayon ay kumbinsido na si Lee Kyung ang pumatay sa mga pagpatay na itinago bilang isang pinsala sa sarili. Desidido si Kyung Hee na hulihin siya. Habang iniimbestigahan ng kanyang team ang kaso, nilapitan siya ni Miss Yong Sok, ang direktor ng isang organisasyon ng mga bata, na ibinahagi ang pagmamadali ni Kyung Hee sa paghuli sa pumatay. Nag-alay ng buong suporta si Miss Yong Sok kay Kyung Hee at sa kanyang team. Nangangako ng mga mapagkukunan at tulong upang mahuli ang pumatay. Ito ay kung paano partikular na na-recruit si Kyung Hee para lutusin ang kasong ito. Sa kasalukuyang panahon, nakipag-ugnayan si Kyung Hee sa katulong ni Miss Yeon Suk at ipinaalam sa kanya na nahanap na niya ang pumatay, na nagbabalak na umalis ng bansa para hulihin si Lee Kyung. Si Kyung Hee at ang kanyang team ay nagtitipon sa airport na nakabalat kayo bilang mga manggagawa. Dumating din si Miss Yeon Suk sa airport para subaybayan si Lee Kyung sa pamamagitan ng mga CCTV camera. Ang tiyahin ni Lee Kyung, na aalis papuntang USA dahil sa isang emergency ng pamilya, ay nag-check out sa reception, ngunit nawawala si Lee Kyung. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang tiya, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Lee Kyung ay natunton sa paliparan, na humantong sa koponan na maniwala na siya ay dumating. Gayunpaman, ito ay isa pang panlilinlang na isinaayos ni Lee Kyung. Kumuha siya ng isang babae para gamitin ang kanyang telepono para tawagan ng kanyang tiyahin. Samantala, nakipag-ugnayan si Lee Kyung sa kanyang tiyahin mula sa kanyang apartment gamit ang isa pang telepono at ipinaalam sa kanya na hindi siya makakarating sa airport sa tamang oras. Inutusan niya ang kanyang tiyahin na magpatuloy nang wala siya at tinitiyak sa kanya na sasaluhin niya ang susunod na flight papuntang USA bukas. Nahak ang telepono ni Lee Kyung na nagpapahintulot kay Miss Yeon Suk at iba pang miyembro ng team na matuklasan na hindi siya darating sa airport. Matapos mabaygo ang plano, halos lahat ng tao sa paliparan ay nagsimulang umalis. Ibinunyag na si Miss Yeong Suk ay kumuha ng malaking bilang ng mga tao sa kanyang pagsisikap na mahuli si Lee Kyung. Hindi malinaw kung bakit si Miss Yeong Suk ay nakatutok sa paghuli kay Lee Kyung. Mukhang may higit pa kay Miss Yeong Suk kaysa sa nakikita ng mata. Sa kabilang banda, nasa airport si Gun UK at sinusuri ang CCTV footage ayon sa bili ni Lee Kyung. Natutuwa si Lee Kyung na malaman na mahigit 50 katao ang nasa airport para hulihin siya. Napagtanto kung gaano siya kahalaga sa ilang tao, nasiyahan siya. Habang kausap niya si Gun UK, naramdaman niyang may tao sa labas ng kanyang hideout. Nagtago siya sa likod ng pinto, ngunit nakita siya ni Kyung Hee sa bintana. Habang sinusubukang buksan ni Kyung Hee ang pinto, hinayla ito ni Lee Kyung papasok habang inaamin na siya ang pumatay. Nang magbanta si Kyung Hee na tatawagin ng mga pulis, sinimula ni Lee Kyung na buksan ng pinto para hulihin si Kyung Hee at patahimikin siya ng tuluyan. Habang pinalakas ni Lee Kyung ang pinto palabas, umatras si Kyung Hee, hinayla si Lee Kyung palabas ng kanyang taguan. Ngayon ay magkaharap, naghahanda si Lee Kyung na saktan si Kyung Hee. Dahil siya ay bahagyang lasing, Kyung Hee unang natagpuan ang kanyang sarili overpowered sa pamamagitan ng mga batang babae. Nagtagumpay si Lee Kyung sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsuntok kay Kyung Hee, ngunit lumaban ang inspector at ibinagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay sinubukan ni Lee Kyung na humanap ng sandata, ngunit pumagit na si Kyung Hee at sinabuyan ng spray paint ang kanyang mukha. Habang si Lee Kyung ay distracted, tinatakpan ng kanyang mga mata, si Kyung Hee ay nakapausa sa kanyang isang palso habang ang isa pang cuff sa kanyang sariling palso. Ginagawa niya ito upang matiyak na hindi makakataka si Lee Kyung sa pagkakataong ito. Matapos lunukin ni Kyung Hee ang susi ng posas, nagpasya si Lee Kyung na putulin ang kanyang kamay para makalaya. Bago niya maisagawa ang kanyang plano, dumating si Santa sa tamang oras at tinakpan siya ng lambat. Inutusan ni Kyung Hee si Santa na hulihin si Lee Kyung, ngunit dahil walang karanasan si Santa sa mga ganitong bagay, natakot siya at tumakas sa eksena. Nagawa ni Lee Kyung na palayain ang sarili at hinampas ang ulo ni Kyung Hee sa dingding. Pagkatapos ay gumamit siya ng hairpin upang i-unlock ang posas at makatakas. Tinangka ni Sanda na pigilan siya sa tulong ng mga lokal na pulis, ngunit pinatalikod ni Lee Kyung ang mga pulis laban sa kanya. Dahil pipi si Sanda, kailangan niya ng oras para kumbinsihin ang mga pulis na si Lee Kyung ang tunay na may kasalanan. Bago siya mahuli ng mga pulis, gumamit si Lee Kyung ng paddleboard para tumakas. Hinabol siya ng mga pulis sa kanilang bangka, ngunit sumisid si Lee Kyung sa tubig at nakatakas ng hindi napansin. Ipinagpatuloy ng team ni Kyung Hee ang kanilang pagsisiyasat at natuklasan na kamakailan lang ay nagpost ang isang taong nagngangalang Soo Young ng larawan ng parehong Devil Doll Keychain. Si Cha Young Soo at Santa ay bumisita sa dating opisina ni Soo Young na palihim bilang mga loan shark at natuklasan na si Soo Young ay binubuli ng kanyang mga kasamahan. Lalo na ang kanyang amo, si Kudam.
Ang kapaligiran ng opisina ay kakaiba dahil ang lahat ng empleyado ay inaatasan na uminom ng mga suplemento sa panahon ng mga pahinga sa tanghalian. Isang empleyado ang nagtapat kay Santa tungkol sa kung paano nagnakaw si Suyang ng mga gamit sa opisina na nagresulta sa parusa at kahihiyan mula sa kanilang amo. Ang karagdagang paghuhukay ay nagpapakita na si Kudam ay isa ring abogado na nagpapatakbo ng isang law firm. Kinakatawa niya ang biktima, si Mie, sa korte. Lumapit si Nakyang E at JHWI kay Kudam, humingi ng tulong sa isang kaso kung saan ang isang empleyado ay binubuli ng kanyang amo. Sa kanilang sorpresa, nananatiling kaaya-aya ang Kudam at nag-aalok ng mga kapakipakinabang na mungkahi kung paano makakagawa ng kaso ang kanilang kliyente. Tinapos niya ang palitan sa pamamagitan ng pagbibigay kay Kyung E ng kanyang personal na numero na nagpapahayag ng kanyang pagpayag na kumatawan sa kanilang kliyente ng libre. Pagkatapos umalis sa opisina ni Kudam, iminungkahi ni Jae-hui kay Kyung Hee na maaaring hindi sangkot si Kudam sa pambubuli kay Suyon. Isinasaalang-alang ang kanyang pagpayag na makipagtulungan sa biktima, nananatiling tahimik si Kyung Hee at bumalik sa opisina na nagkukunwaring may hinahanap sa ilalim ng mesa. Nang lumabas si Kudam sa banyo para mag-imbestiga, napansin ni Kyung Hee ang mga basag na fragment ng salamin sa kanyang pantalon. Paglabas ng opisina, sinabi ni Kyung Hee kay Jae-hui na ang mga taong tulad ni Kudam ay madalas na nagtatago ng kanilang tunay na emosyon sa harap ng iba at maghintay hanggang sila ay mag-isa. Totoo sa kanyang obserbasyon, pagkaalis ni Jae-hui, pumasok si Kudam sa kanyang banyo, binalot ng tuwalya ang kanyang mga buko, at sinuntok ang salamin habang minumura si Suyong. Sa pagbabalik ni Kyung Hee sa kanyang van, ipinaalam sa kanya ni Jae-hui siya Yingso na nakuha niya ang flash drive ni Suyong. Naglalaman ito ng startup disk program upang automatikong mag-upload ng mga file sa isang website na tinatawag na Meneret. Ang grupo ay nag-isip kung may side job si Suyong sa Meneret. Natuklasan din nila na ginagamit ni Kudam ang kanyang kumpanya para i-upload ang video ng biktima ni JYU2, si Mie, sa internet habang ipinagtatanggol siya sa panahon ng kanyang paglilitis. Ang pagtuklas na ito ay nagpapataas ng mga hinala tungkol sa mga intensyon at pagkakasangkot ni Kudam sa kaso. Samantala, nakita ng Gun UK si Lee Kyung sa isang CCTV camera. Lumapit ito sa kanya at inalok siya ng pagkain. Dinala siya ni Lee Kyung sa kanyang pansamantalang tirahan, isang tolda sa ilalim ng tulay, at ipinahayag na sinimulan na niyang patayin ang susunod nilang target. Napag-alaman na si Kudam nga ang kanyang susunod na target. Plano ni Lee Kyung na pumunta sa Amerika pagkatapos patayin si Kudam. Kinabukasan, habang papunta si Kudam sa kanyang opisina, sinundan siya ni Kyung iat ng kanyang team para matiyak na hindi siya papatayin ni Lee Kyung. Sa opisina, natuklasan nilang magkakaroon ng isang kaganapan na magpapakita ng isang robot na ginawa ng kumpanya ni Kudam. Pinaghihinalaan ni Kyung E na ito ay kung kailan mag-aatake si Lee Kyung upang palitan ang seguridad ni Kudam ng kanyang sarili. Inayos ni Kyung Hee ang isang pagsabog sa labas ng gusali nang hindi nagtagumpay ang mga hakbang sa seguridad. Nagalit si Kudam sa kanyang kapitan ng security team at sinibak siya sa trabaho. Nagtagumpay ang plano at sinigurado ni Kyung Hee ang posisyon ng seguridad ng Kudam. Salamat sa mga koneksyon ni Ms. Young Sook, sa araw ng kaganapan, naghahanda si Kyung Hee para sa lahat ng posibleng diskarte na maaaring gamitin ni Lee Kyung para patayin si Kudam. Habang ipinapakita ni Kudam ang kanyang bagong robot sa madla, sinusubaybayan ni JHWI ang security room. At nagbabantay si Kyung Hee sa hall. Sa kabila ng pagbabantay ni Kyung Hee kay Kudam, ipinagpatuloy ni Lee Kyung ang kanyang plano. Pumasok sa bulwagan si Gun Yukai na nakabalat kayo bilang isang waiter at tinulak ang isang food trolley na inihanda ni Lee Kyung kanina. Kapag pinindot niya ang isang button sa isang remote, isang grupo ng mga cute na maliliit na robot ang lumabas mula sa trolley. Nakuha ang atensyon ng mga bisita sa kaganapan. Gamit ang nakatagong kamera sa salamin ng Gun UK, nakita ni Lee Kyung ang kanyang tiyahin, si John Yeon, sa kaganapan. Tinawagan pala ni Kyung si John Yeon mula sa USA para gamitin siya bilang pawn para mahuli si Lee Kyung. Naniniwala siya na hindi gagawin ni Lee Kyung ang kanyang plano kung naroroon si John Yeon na nangangamba sa kaligtasan ng kanyang tiyahin. Gaya ng inaasahan, natarante si Lee Kyung nang makita si John Yeon at inutusan si Gun UK na i-escort siya ng ligtas. John Yeon, ayaw maniwala na ang kanyang pamangkin ay isang mamamatay tao, desperately nagtanong kay Gun Kyung ay nagpaplanong patayin si Kudam. Bago pa sila makapag-usap, dumating si Kyung Hee, dahilan para tumakas si Gun UK. Sa gitna ng kabuluhan, lumabas si Kudam sa robot. Di nagtagal, nagliyabang lahat ng mga robot na nagdulot ng panic sa mga bisita. Sa paghihinalang may mali, tumakas si Kudam mula sa bulwagan sa pamamagitan ng kanyang nakatagong ruta.
upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang pamangkin, sinundan ni John Yun si Kudam. Samantala, si Lee Kyung ay balisa sa kanyang tiyahin. Tinawag niya ito at mahigpit na inutusan siyang manatili. Hindi pinansin ang babala ni Lee Kyung, si Jong Hyun, desperado na makita ang kanyang pamangkin, ay lumabas sa rutang pagtakas. Nakalulungkot, siya ay ibinato sa pamamagitan ng isang matalim na metal na baras na automatikong naglulunsad kapag binuksan niya ang pinto. Si Jong Hyun ay bumagsak at sumuko sa kanyang mga sugat. Iniwan si Lee Kyung na nabigla nang makitang patay na ang kanyang tiyahin sa sahig. Samantala, sa halip na tiyakin ang kaligtasan ni Kudam, nawala ng malay si JHWI at ipinasa sa mga tauhan ni Miss Yong-suk. Sa kabilang banda, si Lee Kyung ay masyadong nabigla upang isipin na tumakbo nang makita niya si Kyung-hee. Gayunpaman, iginiit ni Gan-yuk na umalis siya sa lugar kasama siya. Samantala, kinakausap ni Miss Yong-suk ang dinukot na Kudam sa pamamagitan ng video call. Nakiusap si Kudam na palayain siya. Nangako na maglilihim sa kanyang libingan, lumabas na inihayag ni Kudam ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde. At dahil ang panganay na anak ni Miss Yong-suk ay tumatakbo rin bilang alkalde, maaaring ito ang dahilan kung bakit gusto niya itong patayin. Gayunpaman, ang pagbanggit ni Kudam sa pagkuha ng isang katotohanan sa libingan ay nagpapahiwatig na mayroong higit pa sa balangkas kaysa sa nakikita ng mata. Maaaring nagtataglay si Kudam ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Miss Yong-suk na hindi niya kayang ilantad. Kahit na ipinangako ni Kudam na hindi ito isisiwalat, pinili ni Miss Yong-suk na alisin siya. Pinapatahimik ng kanang kamay ng lalaki si Kudam at inilagay sa kotse nito. Naglalagay sila ng mabigat na piraso ng kahoy sa accelerator at nakakabit ng string sa gear. Kapag pinaandar na ang sasakyan, bumagsak ito sa isang lalagyan. Pagkatapos, ang kanang kamay ni Yong-suk, si Mr. Kim, ay nagsunog ng sasakyan na naging sanhi ng pagkamatay ni Kudam na hindi sinasadya. Kinabukasan, ginanap ang cremation ni Jong Yun sa crematorium. Ngunit hindi makadalo si Lee Kyung. Habang nanananghalian sa isang kainan, naobserbahan niya ang isang irresponsible at abusadong ina na minamaltrato ang kanyang anak. Nang tangkaing hampasin ng babae ang kanyang anak, aksidenteng napunta ang kanyang sapato sa sopas bowl ni Lee Kyung. Nag-aalok ang may-ari na palitan ng pagkain, ngunit tumanggi si Lee Kyung at sinabing tapos na siyang kumain. Pagkaalis ng mapang-abusong ina, sinundan siya ni Lee Kyung. Dinala niya siya sa rooftop at ibinitin sa bubong na idineklara siyang masamang tao na karapat-dapat na mamatay. Maaaring ang trauma ng pagkawala ng kanyang tiyahin ang nagbunsod kay Lee Kyung na puntiryahin ang mga hindi kilalang tao. Nagawa siyang itulak ng babae, ngunit habang sinusubukan niyang tumakas, biglang bumahing si Lee Kyung na nagpakawala ng lakas na nagpatalsik sa babae palabas ng rooftop. Nalilito, pinagmamasdan ni Lee Kyung mula sa itaas ang babae habang patay na nakahiga sa kalsada sa ibaba. Ang insidenteng ito ay nag-udyok kay Lee Kyung na ipagpatuloy ang pagpatay sa mga individual na itinuturing niyang masama na humingi ng tulong kay Gan-yuk na itapon ang kanilang mga katawan at anumang ebidensya. Pinayuhan siya ni Gan-yuk na umiwas sa mga pabigla-bigla na aksyon at sa halip ay masusing planuhin ang bawat pagpatay upang mapadali ang pagtatapon ng ebidensya at maiwasan ang mahuli. Kinabukasan, nakipagpulong si Lee Kyung kay Kyung Lee para malaman kung sino ang pumatay kay Kudam kaysa sa kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang tiyahin. Sa una, pinaghihinalaan ni Kyung Hee na si Lee Kyung ang salarin sa pagpatay kay Kudam. Gayunpaman, nang mapagtanto na tinanggihan ni Lee Kyung ang pagkakasangkot, nagsimulang maghinala si Kyung Hee na may higit pa sa sitwasyon kaysa sa alam nila. Sa kanilang palihim na pagkikita, patuloy na nagbabantay si Lee Kyung sa labas ng restaurant habang si Kyung Hee ay nakaupo sa loob. Tinanong ni Lee Kyung si Kyung Hee tungkol sa presensya ng kanyang tiyahin sa conference hall. Na kung saan ipinahayag ni Kyung ang kanyang sariling pagkalito. Inamin niyang ibinalik niya ang kanyang tiyahin sa Korea, ngunit naguguluhan siya kung paano napunta si Jong Hyun sa exit point ng isang secret escape room sa halip na umalis sa entrance area. Ang paghahayag na ito ay humantong kay Lee Kyung na mapagtanto na ang taong nag-organisa ng 50 tao sa paliparan ay malamang na ang may pananagutan sa pagkamatay ni Kudam na nagmumukhang isang pagpapakamatay. Nang malapit ng mahuli ni Jang Soo si Lee Kyung, naabutan niya ito. Hinala ni Lee Kyung na si JHWI ang may pananagutan sa pagkamatay ni Kudam dahil siya lang ang nakinabang dito. Naging campaign manager para sa anak ni Miss Yong-suk, ipinaliwanag ni Kyung Hee na lahat sila ay inalok ng isang bagay kapalit ng paghuli kay Lee Kyung, ngunit ang ilan ay tumanggi, habang si JHWI ay hindi. Bago mapahamak ni Lee Kyung si Jae Young-soo, dumating si Sonda at sinubukang labanan siya, ngunit kapwa sila ni Jae Young-soo ay madaling madaig. Pagkatapos kalmo ng tinidor sa braso ni Jang Soo, nag-set up si Lee Kyung ng smoke bomb at nakataka sa restaurant nang hindi napansin.
Sinisisi si Jae-hui sa pagkamatay ni Nakodam at Jong-yeon, pumasok si Ikyang sa kanyang apartment at tinangka siyang sa call. Samantala, hinarap ni Kyung-yi si Miss Young-suk sa isang lokal na kainan sa tabi ng bangin. Sa pagtatanong sa kanya tungkol sa pagpatay kay Kudam, nang itanggi ni Young-suk ang pagkakasangkot, idiniin ni Kyung-hi na naniniwala si Lee Kyung na ang taong responsable sa pagkamatay ni Kudam ay responsable din sa pagkamatay ng kanyang tiyahin. Naniniwala na siya ngayon na papatayin siya ni Lee Kyung sooner or later. Maya-maya, dumating si Lee Kyung, naghahanap ng alyansa kay Miss Young-suk. Naniniwala siya na kasama ang isang makapangyarihang tulad ni Miss Young-suk sa kanyang panig, hindi niya kakailanganing hawakan na mag-isa ang resulta ng kanyang mga pagpatay. Ang pagpayag ni Miss Young-suk na makipag-alyansa sa isang mamamatay tao tulad ni Lee Kyung ay nagpapatunay sa hinala ni Kyung-hi na siya nga ang pumatay kay Kudam. Dahil dito, inutusan ni Miss Young-suk si Mr. Kim na alisin si Kyung-hi. Ikinulong ni Mr. Kim si Kyung-hi sa isang bar aisles at itinapon sa isang basurahan. Nagkamalay si Kyung-hi, duguan at masakit. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang napakalaking cylindrical chamber. Nailigtas mula sa isang nakamamatay na pagkahulog sa pamamagitan ng paglupag sa gitna ng isang metal na balangkas sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na humingi ng tulong, walang tumugon. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.